Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay? Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mga bagin, naway ang kapayapaan ng Allah ang napasa ating lahat ngayong umagang ito. At tayo ay kanyang gagabayan sa ating mga pag-aaral. Okay? So, join me habang tayo ay nag-aaral kung ano ba ang tunay na pananampalataya. Okay? Sa lahat ng aming pinupuntahan, bihira lang po talaga ang nakakaalam kung ano ang Islam. Di ba? So ngayon, tatanungin ko kayo. May premium kayo kapag tama ang inyong kasagutan. Ano po ba ang pagkaunawa ninyo sa Islam? Ano ba ang Islam? Ha? Huwag kayong mahiya. Ano ang inyong naunawaan tungkol sa Islam? Exposure. Oh, exposure. Training nyo ito. Oh. Come on, girl. Try to share your knowledge. Don't be shy. Ano po ang naunawaan ninyo sa Islam? Walang mali. Ha? Okay. Ngayon, dahil tayo'y nag-aaral, no? Gusto namin i-share sa inyo bakit kami ay pumupunta sa anumang lugar kami ay naimbitahan, no? Talagang kumbaga sa ano, parang kami ay nauuhaw para puntahan yung mga taong nangangailangan sa amin. Bakit kaya? Isa lamang po ang kadahilanan nito, ang ating kaligtasan sa araw ng paghukom. Okay? Kayo ba ay naghahanda sa inyong kaligtasan sa araw ng paghuhukom? Opo, di ba? O lahat talaga tayo. Lahat naman tayo naniniwala na lahat tayo mamamatay. Opo, talagang mamamatay tayong lahat. Walang magbabato sa mundong ito, di ba? So ngayon, ano ang paghahanda na ginagawa ninyo para sa kaligtasan natin sa araw ng paghuhukom? Hmm? Ano? Mag? Magdasal? Paano kayo magdadasal? Okay? Palagay ko, ang kaligtasan sa araw ng paghukom, unang-una, dapat alamin natin kung ano yung paraan. Di ba? Ano ba ang paraan para tayo maliligtas sa araw ng paghukom? Number one, kailangan dapat tama ang ating pananampalataya. Ano ba ang tamang pananampalataya? Tanong ko, sagot ko. Kayo mamaya sisingilin ko. Okay? Ano ba ang tamang pananampalataya? Okay? Lahat naman, di ba? Libo-libo ang naka-register sa SEC, sa Security and Exchange Commission. Lahat nagsasabi, sila lahat nagsasabi na ito ang tamang pananampalataya. Okay? So, ipaglaban yung pananampalataya. Oo, kailangan talaga yun. Dahil ba, anong pananampalataya mo? Ano ang mayroon ka? Ha? Ha? Anong religion mo ngayon? Baptist. Okay? Sa'yo. Catholic. Ikaw. Aglipayan. Jehovah, mahalag. Si Robin Padilla, Jehovah yon. Aglipay, okay. Di ba na kanya-kanya tayong reliyon? Ako, dati rin po akong nagpapari. Ngayon, Muslim na ako. Di ba? So, ibig sabihin, bakit kaya? Una, alamin natin kung ang ating pinangahawakan na reliyon, ito ba ang tama? Di ba? Now, there are three criteria of a true religion. Ano ba yung una? Ano yung unang kriteriya ng isang tamang relihiyon? Dapat ito ay nanggaling mismo sa ating tagapaglikha. Tama? Ano yung relihiyon na galing sa tagapaglikha? Ayaw niya ipaglaban ng inyong reliyon. Baptist, di ba? Kasi Baptist ka, ipaglaban mo yon, di ba?
So ngayon, ako bilang Muslim, ipaglalaban ko rin yun. Kaya tayo nandito para mag-usap. Hindi tayo magdidebate. Kailangan mag-aral tayo kung ano ba talaga ang tamang pananampalataya. Dahil, sister, brother, ito ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Di ba? Dapat ito ay nagmula sa tagapaglikha. Pangalawa, dapat ito ang relihiyon ng mga propeta. Okay? Kayo ba may mga propeta kayo? Sino ang propeta ninyo? Okay, dito na, no? Okay. Kilala naman ninyo, di ba? Si Propeta Adam, si Propeta Moses, si Solomon, si John the Baptist, si Jesus Christ, Abraham, Noah, di ba? Alam niyo yun, di ba? So kailangan talaga, ito ay relihiyon ng lahat ng mga manampalataya. Okay? So welcome mga sisters, mashallah. Okay? Tuloy na po kayo dito. Jujuin sila kahit mga brother and sisters namin sila. So, jujuin sila. Okay? So, ngayon, tuloy natin yun. Una, kailangan galing sa Diyos, sa Allah, sa pinaka tagapaglikha. Pangalawa, lahat ito ay kailangan relihiyon ng lahat ng mga propeta. Okay? Ano kaya ang relihiyon ng mga propeta? Ha? Paglipay. Okay, tingnan ninyo. Sasabihin ko sa inyo, ang pananampalataya ng lahat ng mga propeta ay ang pagsunod, pagsuko, at pagtalima sa kautosan ng dakilang tagapaglikha. Yun ang tamang pananampalataya. Yun ang pananampalataya ng mga lahat ng propeta. Alam niyo ba kung ano itong isang kataga sa Arabic? Tatlong kataga sa Tagalog, tatlong kataga din sa English, submission, surrender, and obedience. Pero isang kataga nito sa Arabic, Islam. Maniwala ba kayo doon? Ngayon, maniwala na kayo dahil sinabi na, di ba? So, ang kahulugan ng katagang Islam, ito ay isang Arabic na ang pagkahulugan nito ay pagsunod, pagsuko, at pagtalima sa kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Okay? Huwag nyo kakalimutan yun. Nalulungkot si sister, oh. Kailangan hawakan mo muna yung iyong reliyon. Di ba? Titignan natin kung hindi kayo magbabago. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kapag alam ninyo na ito ang tama, tanggapin nyo. Okay? Dahil ito ay kaligtasan ng iyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Okay? Now, ang tamang pananampalataya ay may tatlong kriteriya. Una, mula sa Diyos. Pangalawa, ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ang pangatlo, ito ang nagtuturo ng pagsamba lamang sa Kanya. Sino ang sinasamba mo? Adventist, di ba? Baptist, okay, Baptist. Si Jesus Christ. Okay, alam niyo po, kailangan hindi tayo dapat mahiya sa ganitong pagkakataon kasi dito po kayo matututo kung ano talaga ang katuruan ng Islam. Bakit kaya sila ganun? Diba? Kaya ito ngayon ay isang bagay na kailangan natin pag-aralan. Okay, now, ang Diyos na tagapaglikha, lumikha ng tao sa apat na paraan. Ito may premyo na ito. Okay, share with me. Okay, ano yung apat na paraan? Sino ang nilikha una ng Diyos? Okay, may premyo kapag itaas niyo yung kamay niyo at sasabihin niyo yung sagot. Okay, pag sabay-sabay, walang premyo. Okay.
Sino ang unang nilikha ng Diyos? Okay, siya ang una. Adan. Si Adan. Okay? 20. Okay, now, paano nilikha si Adan? Oh, paano nilikha si Adan? Paano? Ha? Paano nilikha si Adan? Nakita ninyo, sumusunod kayo sa inyong reliyon pagkatapos sa ganitong bagay lamang hindi kayo makasagot. Paano yung kaligtasan natin yan? Ha, paano nilikha si Adan? Yeah. Oh, tatanong ko ito sa mga sister and brothers sa Muslim. Okay. Brothers and sisters, join us. Paano nilikha si Adan? Ha? Ala. Pati ba naman kayo? Nahiya yan. Sister. Ha? Ang putik ay nagmula sa kanino. Saan nagmula ang putik? Sa lupa. Lupa at putik, pareho lang yun. Pero saan sila nagmula? Kailangan maliwanag ito. Hindi lamang sasabihin nyo galing sa putik, galing sa lupa. No. Saan nagmula si Adan? Ha? Sa Allah. Natural. Pero ang pinag-uusapan natin, ano yung paraan? Paano ba nilikha si Adan? Yes. Putik? Isa-isa muna, isa-isa. Tama po kayo. Putik, lupa, tama yon. Pero saan nanggaling ang putik? Hindi. Kailangan talaga alamin ninyo. Ang putik ay nagmula sa lupa. Ang lupa, saan nanggaling? Okay, kayo magbibigay sa akin ng premyo. Ang putik ay nagmula sa pinagsamang tubig at hindi lupa. Anong pinagsama? Tubig at alikabok. Yun ang tama. Ang putik ay nagmula sa pinagsamang alikabok at tubig. Ito ay naging putik. Bente. Sino yan? Ayan. Okay. Kailangan talaga bawat bagay himay-himayin natin para maunawaan natin. Diba? So, ang putik ay nagmula sa pinagsamang alikabok at tubig. Bakit? Dahil ang sabi ng Allah, lahat ng may buhay ay nagmula sa tubig. Ang alikabok, sabi ng Allah, walang buhay. Kaya pinagsama niya ngayon ang alikabok at tubig at doon niya sinabi sa putik, kun fayakun. Maging at naging si Adan ang putik. Tandaan ninyo, makapangyarihan talaga ang Diyos, di ba? Okay, now, sino ang pangalawang nilikha niya? Eva. Totoo ka? Sure? Sure ba? Sure? Parang hindi sure. Parang hindi sure kasi. Sure ba? Oh, sure, 20. Sige. Okay. Ang pangalawang nilikha ay si Iba. Paano naman nilikha si Iba? Ha? Paano? Sister, paano nilikha si Iba? Mula sa tadyang ni Adan. Okay. Dente. Now. Sige po. Join po kasi pangano lang naman ito. No? Tingnan po ninyo, makapangyarihan ng Diyos, pero ipinakikita niya sa atin paano siya lumikha ng tao sa apat na paraan. Una, si Adan mula sa putik. Ang putik ay nagmula sa pinagsalong alikabok at tubig. Si Iba ay nagmula sa tadyang ni Adan. Alam niyo ba, sa katuruan ng Islam, kayong mga babae ay nagmula sa pinakabaluktot na tadyang ni Adan. Tanggap niyo ba yan? Hindi po. Okay.
Pero ito po ang katuruan ng Islam. No, sa mga sisters, ang babae ay nagmula sa pinakabaluktot na tadyang ng lalaki. Bakit kaya? Bakit kaya sa pinakabaluktot kinuha ang babae? Mabigat po ang mensahe nito ng tagapaglikha. Would you accept that kayong mga babae very changeable mind? Accept or no? Yes or no? Yes. Very changeable mind. Kaya, araw ng puso ba ngayon? Kahapon. Ah, kahapon. Okay. Sa Islam, wala po niyan. Okay? Bakit? Every day, pagmamahalan. Diba? Ngayon, halimbawa, kukunin natin yung istorya na yan. Ang babae, kahit inaayawan na niya yung lalaki, nasaktan siya, diba? Ayaw niya. Pero kapag niluhuran siya ng lalaki, mamahalin na ulit ang lalaki. Tama? Pero pag lalaki ang ingatan ninyo, pag ang lalaki ay umayaw at umiyak pa siya, pag sinabi niyang ayaw ko, ayaw talaga ng lalaki yun. Dahil iba ang puso ng lalaki. Ang puso ng babae, mapagma. Maunawain, di ba? Talagang pusong ina. Di ba? Ganun ang ina. Okay? So now, alam na natin yung pangalawang nilikha. Si Iba. Sino yung pangatlong nilikha? Sino? Sister? Hindi. Sino? Tayo. Okay, sino yung sumagot ng tayo? May narinig ako eh. Sino? Kasi narinig ko talaga tayo. Anak ni Kapitan. O bakit siya lumabas? Kasi nakita ninyo, tayo ang pangatlong nilikha ng Diyos. Bakit? Nandyan na si Adan, nandyan si Eva. Ano ang mayroon kay Adan? Sperm. Ano ang mayroon kay Eve? Egg cell and? Ha? The ovary. No? Kasi pag wala yung tatlo, walang batang mabubuo. Sinagot niya yun? Yung ovary at saka egg cell, sagot niya. Sagot niya. Yung anak kasi ni Kapitan ng una yung sabi tayo eh. Okay. So, nangangahulugan na ito ang mga bagay-bagay na dapat nating unawain. Di ba? Tayo bilang mga tao, tayo ang pangatlong nilikha ng Diyos dahil nandyan na si Adan, nandyan na si Eva na mayroon siyang egg cell at saka yung bahay bata. Okay? Now, sino yung pang-apat na nilikha ng Diyos? Ha? Sino yung pang-apat? Jesus Christ. Okay. 40. Oh, yeah. What naman? Okay. Si Jesus Christ yung pang-apat na tao na nilikha ng Diyos. Okay? Now, kailangan nyo talaga itong ipaglaban ng inyong mga kailangan. Now, Jesus Christ ay nilikha mula sa salita. We believe in that. He is from the Word of God. But the Word of God is not God. Accept or not? The Word of God is not God. It is His Word. Tama? Okay. Now, itong salita ng Diyos, ito yung dala ni Anghel Gabriel kay Maria. Ang sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, O Maria, kayo ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan. At ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang si Jesus. Ganun lamang kasimple. Ano ang sagot ni Maria dito? Hindi pa. Mayroong sinabi si Maria
Anong sabi ni Maria? Ano ang sagot ni Maria doon sa salita ng anghel? Paano ako mabubuntis? Walang lalaking nakagalaw sa akin. 20. Sino yan? Si sister pa rin. Salamat ako din sa akin. Okay? So ito yung napakahalagang mga bagay na maunawaan natin, no? Dito na sinagot ni Maria ni Anghel Gabriel, anuman ang naisin ng Diyos, mangyayari at mangyayari ito. Okay? 20 rin si sister. Okay? Oo. Kailangan join kayo para makarami. Okay? Basta itaas lang yung kamay. Si brother kanina, yun ang tagot ng tayo. 40. Okay. So, ganun lang po kasimple ang pagkakalikha kay Propita Jesus. No? Kaya kailangan po natin talagang isipin kung bakit ang mga Muslim hindi po tinatanggap na ang Propita Jesus ay naging Diyos. Ito po ang reason. Okay? So, ngayon tapos na tayo dyan sa pag-aaral. Habang inaantay natin ang iba nating mga kasamahan, may pangalawa po akong i-share sa inyo. Okay? Sino sa inyo ang naniniwala na ang panganay na anak ni Propita Ibrahim ay si Isaac? Hmm? Sino ang naniniwala sa inyo? Ako po. Okay, sister, 20. Okay. Oo lang kayo, hindi ba? Hindi na agad. Okay, nakita po ninyo, ha? Ito talaga ang claim ng lahat ng mga Christian, lahat ng denomination, that si Isaac ang panganay na anak ni Propita Abraham. Ngayon, nandito tayo para pag-aralan ito. Okay? History will tell us, ang unang asawa ni Propita Abraham ay sino? Si Sarah. 20. Okay? Ate, yung marami na pangmasahe mo, ah. And prior to that, sino si Propita Abraham? Sino ba si Propita Abraham? Siya ang tinatawag na Father of Faith. Okay, si Sister Ambente. Okay, siya ang tinagurian Father of All Faith. Okay? Now, ang Propita Abraham, siya ay nag-asawa. Ang una niyang asawa ay si Sarah. Ngunit matagal na panahon sila'y nagsama, hindi sila nabiyaan agad ng anak. So si Sarah mismo ang kumuha ng pangalawang babae at ito ang naging pangalawang asawa ni Propita Abraham. Sino ito? Sino yung pangalawang asawa ni Propita Abraham? Yes. Si Hagar o si Hagar? 20. Hala, nakakarami na si sister. Nga mga brother, balit ayaw niyo mag-share. Okay. Ha, nakita po ninyo. Ha? Si Hagar ang pangalawang asawa ni Propita Abraham. Sino ang kanyang unang naging anak? Ismael. 20. Okay? Nakita po ninyo, 20. Si Ismael ang unang anak ni Propita Abraham sa pangalawa niyang asawa. History ang nagsabi nito sa atin. Now, sino ang naging anak ni Sarah? Ha? Si Isaac, di ba? Nangangahulugan, ilang taon ang pagitan ni Ismael at saka ni Isaac? Ha? 14? No. Hindi 14. Kailangan exact, to be exact. Ang pagitan. Kasi na mag 14-year-old na pinanganak si Isaac. So, sakop na yung 14. Ano yun? Ha? 14 years. Hindi nga eh. 13. Okay? Ibig sabihin, from 1 year old to 13 years old, si Propita Ismael lamang ang anak ni Propita Abraham.
siya ang tagurian, siya ang matatawag na the only son of Abraham. From 1 year old to 13 years old. Because when he was about 14, doon ipinanganak si Isaac. So meaning, meaning, ang panganay at the only son na kiniklaim ng karamihan, mali. Okay? It is Isaac. Sino yung pangatlong asawa ni Propeta Abraham? Yes. Ketora. Masyaallah. Bete. Si Ketora. Okay? So, ibig sabihin, tatlo ang naging asawa ni Propeta Abraham. Si Sarah ang una, pangalawa si Hagar o si Hajar, at ang pangatlo ay si Ketora. Kay Ketora, anim ang kanyang naging anak. Okay? No? Baka magtanong kayo, bakit kabisado ko ito, Muslim ako? Di ba? Sabi ko kanina, nagpare kasi ako. Di ba? Kaya kabisado ko rin ng Biblia. Okay? Now, ito ay unti-unti dumarating ang ating mga kaibigan. So, ano natin, ha? Habang inaantay natin sila. Alam niyo po itong bahagi na aking sinishare sa inyo, napakahalaga po ito. Dahil pakikinggan po ninyo ang ating main speaker mamaya, na sana po ay pakinggan nyo rin siyang mabuti. No? Mas malalaki po ang premyo sa kanya. Okay? So, nangangahulugan na tayo ay nagtapos na ano ang tamang pananampalataya. Pangalawa, sino si Propeta Abraham, di ba? Ang pangatlo na dapat nating pag-aralan ngayon ay pangatlo yata yung apat na paraan, no? Paano lumikha ang tao. Okay, so ito ang huli nating pag-uusapan. Ano ang tamang scripture? Ano ang tamang what is scripture? Kasulatan. Kasulatan. Ano ba ang tamang kasulatan? Okay, so pag-aralan natin kung ano yung tamang pananampalataya. Okay, pero kanina nasagot ko na ito, di ba? Ang tamang pananampalataya ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito po ang tamang pananampalataya. Isang kataga lamang nito sa Arabic, Islam. Okay? Kaya kami po ay mga Muslim, sumusunod po kami sa niliyong Islam. Pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Okay? Now, ito po ay isashare ko rin ulit sa inyo ang mga kasulatan. Okay? Ilan po ang alam ninyong kasulatan na ibinigay ng Diyos sa tao? Ano-ano yung mga kasulatan na yon? Ah, isa lang ba ang tumataas? Ah, brother, ah, ilan ang kasulatan na ibinaba ng Diyos sa tao? Ah, yes, yes. Ilan-ilan po, ilan? Ilan ang kasulatan? Kami bilang mga Muslim, naniniwala din po sa mga kasulatan. Po? Alip? Eh, daliri ko ito. Okay? Pero gusto ko po marinig sa mula sa inyo. Ilan ang kasulatan na ibinaba ng Diyos sa atin? Five. Ano-ano po ito? At kanino? The five books of Revelation. Okay? Ano-ano yung limang aklat? Pagbigyan muna natin sila, ha? Okay. Yes. Hindi niyo po alam. Sister. Ano po yun? Kasi kailangan
kailangan po talaga natin ma-identify yung mga dapat nating paniniwalaan, no? Alam niyo po, ako I travel all throughout, no? Napunta ako sa Malaysia, Indonesia, sa Korea para pag-usapan lamang ang iba't ibang relihiyon, no? Kaya napakaswerte po ninyo na nandito kami para at least ma-share din po namin ang mga tamang mga bagay-bagay. Okay? Huwag kayong mag-alala, hindi po tayo magdidebate, hindi po tayo mag-argumento. Ngunit ito'y pag-aaral. No? Nasa sa inyo kung anong pag-aaral ang mapupuntahan natin, basta share kayo. Okay? Ano po yung limang kapahayagan? Ano yung mga limang kapahayagan? Okay, bigay ko na sa mga brother Muslim at saka sister. Yes? Suho? Kanino ibinigay? Abraham, okay? The Torah, kung saan nakapaloob ang Ten Commandments, kanino? Kay Moses. The Psalm of David. The Angel, kay Jesus Christ. The Quran. Okay. Mashallah. 50. Then nakita po ninyo yung limang kapahayagan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang suhok o ito yung talatas ibinigay kay Propeta Abraham. Pangalawa, ito po yung the Torah na ibinigay kay Propeta Moses. Ang pangatlo, ito yung Salmo, the Psalm of David. Ang pang-apat, ito yung pag-aaralan natin. Okay? Hope you don't mind. Kailangan pag-aralan natin. Okay? Pag-aralan din natin ang Quran. Na para din maunawaan ninyo. Ang Quran, ito yung panghuli. So, unahin natin ang Biblia. Okay? Ang Biblia ay nagmula ito sa katagang ano? Saan nagmula ang katagang Biblia? Biblos. Hmm? Saan? Yes. Ha? Akla. Pero saan ang galing itong salitang ito? Ano yun? Anong bansa? Phoenicia, dating ano? Okay, galing sa Greek, no? Grigo na salita. Okay, 20. Ang katagang Biblos, kung saan ang galing ang katagang Biblia, ay isang Greek na kataga. Ano ang kataga o salita ni Jesus Christ? Agarman. Ano po ang salita ni Propeta Jesus? Itaas lamang po ninyo ang kamay. Ano ang salita? Pagbigyan muna natin sila, ha? Okay? Priority ang mga sisters and brothers natin na hindi pa Muslim, okay? Ano po ang kataga o lingwahe ni Propeta Jesus? Po? Ano? Hebrew, no. That is the lingwahe ni Moses. Hebrew. Pero ang lingwahe ni Propeta Jesus ay ano? Ano? Bibigay ko na sa brother. Yes, brother. Okay, but it is Aramaic. Aramaic language. Bente. Abdurrahman. It is the language of Jesus ay Aramaic. Ha? Bente. Tandaan po ninyo, ang Biblia ay nagmula sa Grigo, hindi po salita ni Propeta Jesus. Okay? Now, ito po ay pag-aaral na based on facts,
based on history na kailangan po talaga makakarating po sa inyo. Okay? Now, ang Biblia, kapag binuksan natin ito, dalawa ang nasa loob nito. Ano po? Ano ang dalawang bahagi ng Biblia? Taas ang kamay. Okay? The Old and the New Testament. Okay? Abdurrahman, 20. Okay? The Old and the New Testament. Okay? Now, ano po ang nakasulat sa Lumang Tipan or the Old Testament? Ano po? The Book of Genesis. Pero, that is, the Old Testament po kasi ay composed of 5 books of Moses. Di po ba? Ano po ang New Testament? Yes, ano po yun? Ano po ang New Testament? Ha? Bakit natahimik kayo? Ha? Ano ang New Testament? O basa lang ba tayo? Basa, sunod lang tayo ng sunod. Kailangan po alamin natin, no? Kaya kailangan po talaga, napakaswerte nyo nandito kami. Pag-aralan natin mabuti. Okay? Ang New Testament, ito po ay story ng life of Jesus written according to Matthew, Mark, Luke, and John. Yung 4 evangelists. Walang premyo kasi akong sumagot, di ba? Ang New Testament is the life story of Jesus written according to the 4 evangelists. Matthew, Mark, Luke, and John. And according to the book writer, ang New Testament is composed of how many books? Ilang books ang loob ng New Testament? Ilan? Ha? Ibibigay ko na sa mga brother. Okay, ilan ang laman ng New Testament? Ilang aklat? Brother? 27 books. 20. Okay? Ang New Testament is composed of 27 books. At sino po ang may sulat ng 13 books? No. Sino po ang sumulat ng 13 books? Hindi. Si Pablo at saka si Chenko, isang tao lang yun. Okay. Ang tanong ko, sino ang sumulat ng 13 books? Okay. Ako ang sasagot. Ako ang kukuha ng premyo. Yung 4 evangelists. Matthew, Mark, Luke, and John ang sumulat ng 13 books. Who wrote now the 14 books? Sino yung sumulat ng 14 books? Kanina sinabi nyo na yun eh. Si Pablo! Yan na, pumasok. Okay? Pumasok. Bete. Sina. Si Pablo ang sumulat ng 14 books. Okay? Na it composed the 27 books of the New Testament. Okay? Now, ang tanong, sino si Pablo? Sino si Pablo? Ha? Apostol, yes, I know. Pero self-appointed apostle siya. Hindi siya chosen with Jesus Christ. Hindi, right? Oh, kayo mismo magpapatunay. Now, who is Paul? Sino si Pablo? Kalaban ni Jesus. 20. Taga-Usi. Siya ang persecutor ng early Christian. Okay? History will tell us. Diba? So, nangangahulugan. Ang ating pag-aaral talagang magbubukas sa inyo ng kaalaman. No? Now, papasok tayo ngayon sa pag-aaral din natin ng banal na Quran. So, sister and brother, kailangan sagutin nyo ito.
Sila kanina ang sumagot sa Biblia. Ngayon, sagutin nyo naman ang Quran para din sa kanilang kaalaman. Di ba? Ang Quran ay saan nagmula? Sa Islam. Saan po nagmula ang banal na Quran? Ha? Ha? Basta ito naman natapos yung ano na. Okay, 20 brother. Abdurrahman. Galing daw sa Allah. Galing sa Allah. Oo, oh, ang banal na Quran galing sa Allah. Ha? 20 lang. Okay. Now, ang Quran, tulad ng pag-aaral natin ng Biblia, kailangan natin aralin din, no? Now, ang Quran is from Allah. Sino ang may dala ng Quran bababa? Ha? Angel Jibril. Okay? Ito po yung tinatawag ninyo the Holy Spirit. Okay? So we believe that it is Angel Jibril. Saan na yung ano, sa gabigay ko ng pera? 20! Sino ba yun? Yes. Marami na tayo ah. Ayan. Okay? Si Angel Jibril, di ba? Now, nakita po ninyo ang Quran ay mula sa Allah, dala ng Anghel Gabriel, at ito'y ipinahayag sa mga kanyang propeta na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ang Quran ay hindi ito buong aklat na inabot sa kanya, ngunit tiraso-tiraso ito. Okay? So, ibig sabihin, ang banal na Quran ay naipahayag kay Propeta Muhammad. Di ba? Mula sa Propeta Muhammad, napunta ito sa kanyang mga kasamahan. Buhay na buhay pa ang Propeta Muhammad, buo na ang banal na Quran at sa ulado ito ng mga kasamahan niya. Ibig sabihin po, libo-libo sa kanyang mga kasamahan ang nakakasaulo ng banal na Quran. Buhay na buhay pa ang Propeta Muhammad. Okay? So nangangahulugan, nung pumanaw na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napalitan po ang kaliping, no, kaliping. So nangangahulugan, ang banal na Quran ay nabuo sa unang kalifate. Sino ang unang kalifa? Oh, mga Muslim. Sino ang unang kalifa? Exempted ka na, Troy. Sino po ang unang kalifa? Abu Bakar Siddiq. Okay? 20. Okay? Siya po ang unang kalifa. At saka panahonan po ng unang kalifa na si Abu Bakar ay nabuo po ang banal na Quran dahil sa anong dahilan? Paano nabuo ang banal na Quran? Para marinig po nila, paano nabuo ang banal na Quran? Ah, sister, paano nabuo ang banal na Quran? Kasi kailangan nyo alamin ito para pag natanong kayo, at least alam nyo. Ang banal na Quran is from Allah, dala ng Anghel Gabriel. Diba? Ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang mga kasamahan, sa ulado ito, from simula hanggang katapusan. Yeah? From beginning to end, sa ulado ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napalitan siya ng caliphate. Ang unang kalifa ay si Abu Bakar. Nabuo ang banal na Quran sa unang kalifa pa lamang. Sa anong dahilan? Ha? Iyan po ang kasaysayan na ibig sabihin ang mga unang kapahayagan ay naisulat sa mga bato, malapad na balat ng hayop, malapad na dahon ng hayop. Pero ang tanong ko, paano po nabuo ang unang banal na Quran? Sino nang udyok nito? Oh, come on. Kailangan alamin natin yun. Diba? Sino ang nag-udyo kay Abu Bakar na kailangan isulat ang banal na Quran? Ang sabi niya, otherwise, the Quran will be the same as the previous revelation. Ha? Sino?
Ah, paano? Okay. Dahil kay Sheikh Ibn Thabit, siya po ang talagang nangunguna sa pagbuo ng banal na Quran. Okay? Ibn Thabit. Okay? Sa nangangahulugan, mga brother, ang banal na Quran ay nabuo ito sa pamamagitan ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi ni Umar ibn Khattab. Lahat ng mga unang depensa, na di ba may palagi silang, na lalo na dineclare ni Abu Bakar ang pagkolekta ng zakat. It is obligatory for them to pay the zakat. Ayaw nilang magbayad, kaya nag-order ng war ang kalipa. Ang nasa unang depensa, yung mga nakakasaulo ng Quran. Kaya ang sabi ni Abu Bakar, paano kung maubos lahat ni Umar ibn Khattab? Paano kung maubos lahat yun na nakasaulo ng Quran? Kaya dito sila nag-isip. Si Sa'id ibn Thabit, yun po ang namumuno kung paano po talaga nabuo ang banal na Quran sa buhay. Yan po ang kasaysayan ng Quran. Marami pa po tayong dapat pag-alamin ito, no? Kaya lang, tulad ng sabi ko, mayroon po tayong another speaker na kailangan natin. Uli na. Okay, ito na po ang last part. Bata, paano ka ginawa? Ah, sige. O sige, pakikilala daw niya ako. Sige na, pakilala. Ay, hindi pa kasi na parang program namin. Kumbaga yung ginawa niya kaya is to encourage everyone to come inside.